ba na pahagandang pagmasdan ng mga babaeng nakasuot ng kaaya-aya sa kanyang harapan, pati ang mga lalaking may galang sa kababaihan. At masayang nakikita nag-aawitan, nagsasamba sa banal niyang pangalan. Sa mundong ginagalawan, may dalawang uri ng tao akong nasilayan. Si Puro ako at si iba naman. Sino nga ba ang dapat tularan? Sa dalawang uri niyan, minsan na rin ako naging ganyan. Dahil sa mga desisyon na aking nagawa, imbis na siya ang kumilos, gumalaw, magdikta kung ano ang nararapat kong gawin, mas pinili ko, mas sinayaan kong gawin ng mag-isa. Maraming panahon ang nagdaan, si Puro ako lang tinitingnan. Tanging mahalaga ay ang kagustuhan, bagay na sa aking magbibigay kasiyahan. Aking napagtantong laging sarili lang ang pinapaboran, nakalimutan na may iba pa palang dapat pinapahalagahan. Sabalit ilang taon ang lumipas, nagdaan, aking din natutunan kung paano maging si iba naman. Simula nang makilala ko ang aking bagong kaibigan. Isang araw ako'y may nakilala, isang kakilala na hindi sarili ang ibinibida, kakilala na mas pinili ang iba kaysa sariling kapakanan niya. Kakilalang ibinigay ang buhay para iligtas ka mula sa impyerno ang patutunguhan mo sana. Pero dahil hindi pinairal ang pagiging makasarili niya, maraming tao, kabilang ako, ang matatanggap ang resulta ng kanyang ginawa. Resultang buhay na kasiyahan, resultang langit na bayan ang matatamasa.